Ginanap muna ang isang misa bago inilabas ang imahe ni El Divino Rostro sa Plaza de Covarrubias sa Peña Francia Shrine. Nagdasal din ang Santo Rosario at sunod na inilabas ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia para simulan ang traslasyon. Siksikan ang daan-daang deboto na nakiisa sa traslasyon. Karamihan sa kanila nagwawagayway ng panyo, samantalang ang iba gustong makaakyat sa andas. Isa sa mga maagang nag-abang sa traslasyon si Christopher Angeles. Ito na ang 27 taon niyang pagsama sa taunang traslasyon. Yung pamilya magkaroon ng magandang kinabukasan, yung kapayapaan ng komunidad, at syempre yung kapayapaan ng sarili. Nakasentro sa kabataan ang tema ng Peña Francia Festival ngayong taon, kaya ang college student na si Isabella Paula ipinagdasal ang kapwa kabataan. Since maraming nai-involve sa iba't ibang issue like depression, teenage pregnancy, and drugs, hiniling ko na sana ma-enlighten yung mga kabataan na mas maliwanagan sila na may mas magandang future na naghihintay para sa kanila. Sumama rin sa prosesyon si Vice Presidente Lenny Robredo. Mahigpit ang ipinatupad na seguridad sa syudad. Pero bago ang traslasyon, nagkaroon ng rumble ang ilang kalalakian sa Plaza de Covarrubias sa gitna ng misa kaninang pasado alas 2 ng hapon. Agad naman nirespondihan ng mga pulis ang insidente. Nagpatupad din ng gun ban. Nagkaroon din ng mobile signal shutdown mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi kanina. Sa Metropolitan Cathedral, inihatid ang mga imay at isang misa ulit ang ginanap. Araw ng kapistahan ni El Divino Rostro ang traslasyon. Pagkatapos nito ay aabangan naman ang mga deboto ang fluvial procession ng dalawang imay sa Naga River sa Setyembre 21. May Pulvinar, ABS-CBN News, Naga City.